Well, Audrey, sa ngayon, ano, marami na nagsasabuhay ng healthy lifestyle at gustong maging fit yung ating mga katawan. At ang ilan nga sa atin ay nahilig po sa pagtakbo bilang ehersisyo. Minsan nga, Audrey, naalala ko, meron tayong naging bisita dito, isang lola na kampiyon pagdating sa marathon. At sobrang healthy niya despite being 77 years old. Lola, 77, kampiyon sa marathon. Pero alam nyo ba, mga ka-RSP, ayon sa ilang eksperto, maraming benepisyo sa ating kalusugan, yung pagtakbo. Alam mo, kaya dyan, hindi namin inaalis sa kami mga lalaki, ah, yung mga kaibig ka, kilala ko. Mm-hmm. Hindi namin inaalis sa buhay namin yung basketball. Ah, oo. Mm-hmm. Kasi nandiyan yung pagtakbo eh. Mm-hmm. So pag-uusapan po natin yan, makakasama po natin si Coach Rio De La Cruz. Good morning po, Coach. Coach, good morning. Magandang umaga po, Ms. Diane and Sir Audrey, at sa mga taga-pakinig po natin. Coach, thank you for joining us today. All right, tell us about this Run Rio event. At ano po ang layunin po nito? Okay, so meron po tayong paparating na marathon, ano? So ang title po nito ay Galaxy Watch Manila Marathon sa October 6 po sa SM Mall of Asia Concert Ground. At meron din po isa pa na Galaxy Watch Cebu Half Marathon naman sa City de Mare sa Cebu City naman po. So dahil usong-uso po ngayon ang pagtakbo, although naging uso din po ito back in 2010, pero mas marami po ngayon yung mga tumatakbo. Okay, Coach, ikaw ay isang advocate ng pagtakbo, no? Pero pakipaliwanag po sa ating mga tagapanood, ano po yung kahalagahan nito sa ating kalusugan? Okay, marami po itong benepisyo. Actually, hinati ko po ito sa apat. So, health, physical, mental, at saka po yung ibang benepisyo. Una po sa health natin, nakakapagbababa po ito ng ating heart rate, no? So pwedeng mapababa natin yung resting heart rate na napaka-importante para sa physical fitness, no? Pangalawa po yung ating high blood, pwede po natin siyang ma-prevent. Next is yung heart attack, pwede rin po siyang ma-prevent dahil nagiging mas stronger yung ating puso. Pwede rin mapababa nito yung cholesterol, uric acid, at pwede pong ma-increase yung ating cardiovascular fitness nito. So, ibig sabihin, kapag ito po ay mas mataas, ibig sabihin yung mga simpleng bagay na pwede natin gawin, like for example po yung paglakad or pag-akit ng mga hagdanan, ay mas madali para sa sa individual. Sa physical naman po, dahil kapag tumatakbo po tayo, ay nakakapag-burn po po ng calories and fats na maaaring makatulong po sa pagpapapayat. So, yung mga tao po na gustong magpapayat, ang running po ay isang napakadaling sports or exercise na pwedeng gawin ng kahit sino, no? Kailangan lang po ng sapatos, ng lugar kung saan ka tatakbo, relo para ma-monitor mo kung gagawin na palayo yung tinatakbo mo. Nakakapag-improve din po ito ng pangangatawan or yung look natin. Kasi siyempre, kapag improve siya ng muscle at saka yung yung bones natin nagiging mas stronger. And then sa mental naman po, siyempre nakakabawas po ito ng stress. Kapag tumatakbo kayo, maaari po kayong mag-produce ng happy hormones na maaaring ma-achieve po ninyo yung runner's high na tinatawag namin. And then nakakatulong din po ito sa magandang pagtulog at siyempre yung pag-improve din po ito ng memory. But more than anything po, ito po ay nakapagbigay ng opportunity lalo na po sa ating mga kabataan na magkaroon ng opportunity na makapasok sa university kung sila po ay varsity. Pangalawa po ay isa po sa napakalaga na bilang ako po ay isang athlete na nakatulong po sa akin ay na-improve po yung discipline at saka po yung ano yung hard work. Yung pag-manage po ng time ay malaking bagay din po ito kasi siyempre yung dedication sa training like pagising ng umaga, pagkain ng tama, pagtulog ng tamang oras, ito po yung naging routine na kapag kayo ay nagiging involved sa running o sa any sports. And lastly po, maaari po kayong makapagkilala ng bagong mga tao or runners sa community na namin dahil usong-uso po ngayon yung mga run club na nagiging parang sabi na nila ngayon ay bagong dating app. Okay, clearly ano, ang daming benepisyo ng pagtakbo. Pero yung sa ating mga kababayan na siguro pinaghahandaan itong marathon, ano po yung mga pwede nilang mga gawing paghahanda para ready po sila sa kanilang magiging pagtakbo, Coach? Sige po, yung marathon po kasi hindi naman po siya pinaghahandaan ng overnight. Ito po ay nangangailangan ng at least 3 to 6 months na preparation.
kung kayo po ay regular na runner. Pero kung hindi naman po kayo regular na runner at gusto lang po rin natin umpisahan, meron po kaming lower distances, no? Meron po tayong 5K, 10K. So yung pinakamahaba po nating category ay 21K sa Cebu at saka may 42 po tayo sa Manila. So kung kayo po ay beginner, ang masasuggest ko po ay mag-set lang po tayo ng goal. Like for example po, 3K po muna. So yung unang objective po natin ay matapos natin yung 3 kilometer without anything sa time, no? Kailangan mo lang matapos mo siya kung ikaw ay naglakad or tumakbo. Once po na comfortable na po kayo dito sa distance na to, maaring ang next goal na po natin ay matakbo siya nang walang hinto. Pero wala pa rin po siyang tawag nito target time. So kung ito po ay naging comfortable na po kayo, pwede na po tayong mag-up sa 5 kilometers. So same approach din po. So yung 5K, pwede pong jog walk po muna kapag comfortable na, continuous running na. At kapag talagang natatakbo nyo na po ito ng tuloy-tuloy, yung next suggestion ko po ay doon na po tayo maglalagay ng target time. Like for example, gusto ko pong matapos yung 5K ng less than 30 minutes. Mm-hmm. So yun po yung i-work out natin. So wag po sanang basta-basta na galing sa 3K, mag-42K na kasi hindi po siya tama. Dahil ito po ay makakapag... ano lang po siya ng injury sa atin kapag hindi po tama yung ating preparation. Okay, Coach Rio, kayo po yung nag-oorganisa ng running events. Ano pong mga klaseng events po ba yung isinasagawa ninyo? Opo, so nakapokus po kami sa larangan ng pagtakbo, no? So tawag po natin dito ay mga fun runs and marathon. So since 2007 pa po kami nag-organize ng mga races dito sa Pilipinas at meron din po tayong mga races sa ibang bansa na under po siya ng Run Rio. So ako rin po ay head coach ng UP Track and Field Team at kami po ay sasabak sa UAAP. So ito po yung sinasabi ko kanina na maaaring magkaroon ng opportunity yung mga kabataan kasi kapag sila po ay nag-perform ng maayos, marami po tayong mga paaralan na nagre-recruit. So isa na po dito yung UP. Pero yung amin pong organization ay nag-organize po ng mga fun runs dito sa Pilipinas na malaking tulong po sa pag-organize namin yung mga running natin na yung mga runners natin na talagang nagtatangkilik sa mga races na ino-organize natin po. So lagi po namin pinopoint out yung ating safety and security ng mga races po natin. So ito po ngayon, ang running po ay popular na popular sa Pilipinas, hindi lang po sa Metro Manila, kung hindi sa buong Pilipinas. Kaya po meron po tayong race natin sa Cebu. No? Noong kung bago mag-pandemic or 2010 to 2015, ang kasikatan ng pagtakbo sa Pilipinas ay nakapokus lang po sa Manila. So ngayon po nakakatuwa kasi kahit saan po kayo pumuntang probinsya or city, halos marami kong tumatakbo. At nakakatulong din po dito yung mga private establishment na sinasarado po yung mga daanan sa mga pampublikong sasakyan tuwing Linggo na nagkakaroon ng opportunity yung mga tao, mga runner na mayroon silang open space na masasabi nila na safe sila na tumakbo. Okay, walang edad na pinipili, Coach, ano, itong pagtakbo, no? Pwede nga itong maging family bonding, bata, matanda, no? Po pwedeng sumala sa mga fun run and marathons. Pwede po. Yung mga races na in-organize po natin, meron din po tayong mga pambata, no? Like for example po, meron po tayong 3K, 1K for family. Although hindi lang po siya dito sa Manila Marathon at saka sa Cebu Half Marathon, no? Pero yung iba po namin na in-organize ay meron pong mga pambata at pang-pamilya. So yung sa mga bata lamang po, meron po tayong limitasyon kasi po siyempre kapag bata tayo, hindi po advisable na tumakbo sila ng longer than 5 kilometers, okay. Lalo na po kapag 12 years old or 13 years old, no? So kung mapapansin nyo po sa palarong pambansa, ang pinakamahabang distansya lamang po at ng elementary ay nasa 1,500 or 3 kilometer po ngayon. So, kapag 18 years old po, yan, pwede po tayong tumali sa 5K, okay. 10K, pero kapag mas mababa po doon, kailangan po ng parent consent. And yung mga matatanda naman po, yes po, welcome na welcome po, gaya po ng sinabi ninyo sa amin, mayroon po kayo naging isang guest na may edad na po, pero tumatakbo pa din po siya. So, in-encourage po natin ito dahil mas nakakatulong po ito sa kanilang physical fitness
mental fitness at saka po sa iba pang mga benepisyo para okay. sa kanila. At nakakatuwa din po kasi nakaka-inspire Coach. Po sila ng mga kabataan at ibang mga tao. Okay. Bilang panghuli, Coach, ano, yung inyo pong social media page para po doon na lang bumisita yung ating mga kababayan kapag gusto nilang sumali sa mga events or upcoming events nyo pa? Opo, sa Facebook lang po, ano, Ranrio lang po. Tapos sa Instagram naman po ay at Ranrio lang din po. Pwede rin po silang bumisita sa aming website, www.ranrio.com po. Well, Coach Rio de la Cruz, thank you so much for joining us online dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At siguro tayo, Audrey, baka kailangan na nating bumalik sa mga fun run and marathon na yan. Well, maraming salamat po, Coach Rio. Salamat din po at sana po ay makita po namin kayo sa na sumali sa aming mga patakbo. Thanks, Coach.